at kami naman ni Luz ang magbabantay kay tatay. Kayo na ang magpahinga, mga anak. Alam niyo naman ang tatay niyo. Pag may kailangan, ako ang laging hinahanap. Nanay, pagod na kayo. Kailangan niyo ng pahinga. Baka kayo naman ang magkasakit. Ay, mahina na talaga kami ng tatay niyo. Nag-usap na nga kami tungkol dyan eh. Kung sino man ang unang kukunin sa amin ng Diyos, magiging matatagang. Ng Far East Broadcasting Company Philippines at ng Department of Education sa pakikipagtulungan ng Sea Oil Philippines Incorporated ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dahil mahalagang magpatuloy ang pag-aaral ng bawat bata, may pandemya man o wala. Programang Radyo Eskwela ng Department of Education. Ngayong hapon, ng ika-apat na baitang ng araling panlipunan ay tatalakayin sa inyo ang isang aralin na nasusuri ang kahalagahan ng pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa. Ako si Teacher Christy. At ako naman si Teacher Jolly. Ang inyong guro sa hapong ito. Samahan niyo kami sa pagtatalakay sa kahalagahan ng pangangasiwa at pangangalaga ng likas na yaman ng bansa. Una sa lahat, mga bata, palagi tayong manalangin sa puong may kapal na gabayan niya tayo sa ating pang-araw-araw na buhay at sa ating mga gawain. At ilayo sa mga sakit tulad ng COVID-19 na naging pandemya sa buong sanlibutan. Sa araw na ito, ay alamin natin ang kahalagahan ng pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa. Mga bata, marami tayong pag-aaralan sa hapong ito. Mabibigyang katuwiran mo ang kahalagahan ng pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa. Kaya, sabay-sabay nating bigkasin ang katagang Makabagong Kabataan, Bayani ng Kinabukasan. Kaya halina at sabay-sabay nating ihanda ang ating mga sarili dahil pag-aaralan natin ang bagong leksyon sa Quarter 2, Last 3, Melt 2. Ang kahalagahan ng pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Hikayatin na ang inyong mga magulang, mga kapatid, at sama-sama tayong mag-aral sa hapong ito sa Araling Panlipunan 4. Kaya mga bata, sa pagkakataong ito, nararapat na maipaliwanag namin ang kahalagahan ng pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa. Para sa araw na ito, ang ating kasanayang pampagkatuto at koda ay nasusuri ang kahalagahan ng pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa. Mahalaga para sa isang bansa ang may maayos na pamahalaan at mga pinuno. Dahil ito ang nangunguna sa pagbabalangkas ng pamamaraan ng pamamahala ng bansa. Sa araling ito, inaasahang maunawaan mo ang mga paraan ng pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa. Bilang isang mag-aaral sa ika-apat na baitang, ano ang dapat mong gawin upang mapanatili ang pag-unlad at paglaki ng likas na yaman sa inyong lugar? Dahil maayos mo natapos ang unang module para sa ikalawang markahan, inaasahan rin na matatapos mo ang module na ito ng matagumpay. Sa module din na ito, inaasahang maipaliliwanag mo ang matalino
at di matalinong pamamaraan ng pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa. Sa araling ding ito, gagawa ka ng basurahang nakalabel sa iba't ibang uri ng basura sa paghahanda sa paggawa ng compost sa susunod na modyul. Bilang isang mag-aaral, masasabi mo ang kaugnayan ng matalinong pangangasiwa ng likas na yaman sa pag-unlad ng bansa. Ngayon, basahin at unawain mo ang inihandang modyul para sa iyo. Ating sagutan ang mga sumusunod na tanong tungkol sa nakaraang aralin natin. Suriin natin kung hanggang saan ang inyong nalalaman. Mga bata, ihanda ang lapis, ang ballpen at para sa ating Facebook Live na nanonood ngayon, maaari kayong magsagot sa pamamagitan ng pagsulat sa ating comment section. Mga bata, handa na ba kayo para sa ating unang tanong? Teacher Jolly, ano ba ang ating unang tanong? Pero bago yan, Teacher Christy, babasahin ko muna ang panuto. Mga bata, makinig sa ating panuto. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang sagot sa mga salitang nakasulat sa loob ng kahon. Isulat ito sa sagutang papel. Ang mga salita na mapagpipilian sa loob ng kahon ay ang mga sumusunod. Langis, ginto, palay, durian. Ulitin ko, langis, ginto, palay, durian. Para sa unang bilang, pangunahing produktong pang-agrikultura sa Central Luzon. Pangunahing produktong pang-agrikultura sa Central Luzon. Ang tamang sagot ay palay. Para sa ikalawang bilang, produktong makukuha mula sa niyog. Produktong makukuha mula sa niyog. Ang tamang sagot ay langis. Sino ba ang nakakuha ng tamang sagot, Teacher Christy? Si Luella. Tama ang kanyang sagot, Teacher Jolly. Kasama rin si Teacher Dali, Teacher Christy. At para sa ikatlong tanong, prutas na nagmula sa Davao at kadalasang kilala sa kakaibang amoy. Prutas na nagmula sa Davao at kadalasang kilala sa kakaibang amoy. Ang tamang sagot ay durian. Para sa pang-apat na bilang, yamang mamimina at karaniwang ginagawang alahas. Yamang mamimina at karaniwang ginagawang alahas. Ang tamang sagot ay ginto. At para naman sa ating bilang ikalima at ikaanim, ang mapagpipili ang sagot ay Llano del Norte, Guimaras, Ilocos Norte. Uulitin ko, Llano del Norte, Guimaras, Ilocos Norte. At sa ating ikalimang bilang, probinsya sa Region 6 kung saan makikita ang San Lorenzo Wind Project. Uulitin ko, probinsya sa Region 6 kung saan makikita ang San Lorenzo Wind Project. Ang tamang sagot dito ay probinsya ng Guimaras. Very good, Junemat! Tama ang iyong sagot! At sa atin namang panghuli at ika-anim na bilang, ang talon ng Maria Cristina na matatagpuan
na nagbibigay ng enerhiya mula sa malakas na agos ng tubig ay matatagpuan sa probinsyang ito. Ang talon ng Maria Cristina na nagbibigay ng enerhiya sa malakas na agos na tubig ay matatagpuan sa probinsyang ito. Ang tamang sagot ay Lanao del Norte. Sino ang nakakuha ng tamang sagot, Teacher Jolly? Ang nakakuha ng tamang sagot ay sina Haley, Jairus, Gabriel, Zeth, at Tristan ng Sumag Elementary School, Teacher Christy. Palakpakan natin sila! Ngayon, Teacher Christy, balikan natin ang nakaraang trivia. Naalala niyo pa ba kung anong pangalan ng pagkain ito? Teacher Jolly, hinding-hindi ko ito makakalimutan dahil isa ito sa paborito kong merienda. Sabayan pa ng isang tasa ng kape. Ay, wow! Mabubusog ka talaga sa pagkain na ito. Kung saan ito ay itinuturing na pinakamatandang pagkain ng mga Negrense, ang kwakoy. At alam niyo ba mga bata, Teacher Jolly? Ang kwakoy, katutubong pagkain sa barangay Sagasa, siyudad ng Baco. Ang walang lasang palay na binigyang tamis ng asukal ay naging magandang kombinasyon na ipinapasa ng mga matatanda sa kanilang henerasyon. Ito ay gawa mula sa bigas, asukal, malagkit na bigas, at gatas na powder para itong pulburon kung kakainin. Pero hindi maitatangging mas masarap ito kaysa dito. Sinasabi rin na isa ito sa pinakamatandang katutubong pagkain ng mga Negrense, Teacher Jolly. Tama yan, Teacher Christy. At paborito ko rin yan. Mga bata, noong nakaraang linggo ay napagkasundaan natin na gagawin ninyo ang refleksyon. Nagawa niyo ba ito ng tama? Kung nagawa na ninyo, kunin ito at ating isa-isahin ang mga panununtunan nito. Ayon sa ating panuto, gumawa ng poster sa isang short-size bond paper na nagpapakita ng pakinabang pang-ekonomiko mula sa likas na yaman ng bansa. Dito, makikita ang rubric sa paggawa ng poster. Pinakamaganda, 5 puntos, malinis at naaayon sa tema. Mas maganda, 4 puntos, hindi masyadong malinis pero naaayon sa tema. At maganda, 3 puntos, hindi masyadong malinis at hindi naaayon sa tema. Mga bata, at sa hapong ito, ating pag-aaralan ang matalinong pamamaraan ng pangangasiwa ng mga likas na yaman. Nang sa gayon, mapaunlad ninyo ang inyong mga lugar at maging matiwasay ang inyong pamumuhay. Pero bago tayo magpatuloy, meron muna akong ipapakita sa inyong mga larawan. O, nakikita niyo mga bata? Ano ba ang masasabi ninyo sa larawan? Teacher Jolly, ano ba ang masasabi mo? Teacher Christy, nakikita ko sa larawan na mayroong mga batang nagtatanim at naglilinis. May mga taong kumukuha ng basura sa dagat, nagtatanim ng mga puno sa kabundukan, at may nangingisda gamit ang lambat. Tama ka, Teacher Jolly. Ganon din ba mga bata ang nakikita ninyo? Alam ninyo, ang lahat ng mga nasa larawan
ilan lamang sa mga halimbawa ng mga matalinong pangangasiwa ng ating likas na yaman. At ito ang ating tatalakayin ngayong hapon. Kaya mga bata, makinig kayo ng mabuti. Matalinong pamamaraan ng pangangasiwa ng mga likas na yaman. Ang matalinong paraan ng pangangasiwa sa mga likas na yaman ay makatutulong upang mapanatili ang mga ito at mapakinabangan ng mga susunod pang salinlahi. Ilan sa mga maaring gawin ay ang mga sumusunod. Ano-ano ba ito, Teacher Jolly? Pero bago yan, Teacher Christy, mga bata, nakakabuti din na sundin natin ang programa ng Department of Education. Nang sa gayon, ay mapanatili natin ang kabinhawaan sa ating kapaligiran. Ito ang dapat nating gawin. Una, gawin ang backyard urban gardening o bug o paggamit ng organikong paraan sa pagtatanim kahit sa maliit na espasyo o lupa lamang. At ang pangalawa, pagpapanatiling malinis ng lahat ng katubigan tulad ng kanal, ilog at dagat. Mga bata, naaalala niyo pa ba ang tatlong R's? Alam niyo ba na ang tatlong R's na ito ay malaki ang maitutulong sa pangangalaga ng ating likas na yaman? Ang mga ito, ang tatlong R's, ay kilala rin sa tawag na reduce, reuse, at recycle. Makakatulong ito sa matalinong pangangasiwa ng mga likas na yaman. Ano ba ang unang R? Ang unang R natin ay ang reuse. Ang reuse ay ang pagbabawas sa mga basura sa ating paligid. Tinutukoy nito ang paghihiwalay ng mga nabubulok at di nabubulok na mga basura. Dahil makakatulong ito upang mabawasan ang mga basura at mapapakinabangan pa natin ang mga ito. Tama, Teacher Christy. At alam ba ninyo, mga bata, marami pa tayong mga gamit sa ating bahay na karaniwan ay itinatapon na lamang. Pero ang hindi natin alam, maaari pa natin itong magamit at mapagkikitaan. Kagaya ng susunod nating R, ang reuse. Ang reuse ay maaaring gawin sa mga bagay na patapon na, ngunit maaari pang magamit. Kumpunihin, ibigay sa nangangailangan o ipagbili. Diba tama, mga bata? Tama ka, Teacher Jolly. At ang pangatlong R's natin, Teacher Christy, ay ang recycle. Ang recycle, ang pagbuo ng mga bagong bagay mula sa mga lumang bagay, kagaya ng nakikita natin sa ating screen. Halimbawa ay ang paggamit ng mga lumang gulong upang tamnan. Tama ka dyan, Teacher Jolly, di ba? Doon sa atin sa Sumag Elementary School, ginawa na natin to. Ginamit natin ang mga gulong bilang mga disenyo sa ating mga hardin. At isa pa, ang mga gulong ginawa nating hand washing area, di ba? Ang galing-galing, Teacher Jolly. Mga bata, kung merong akong ipinakita sa inyong larawan ng mga matalinong pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa, mayroon din akong larawan ng mga di dapat gawin sa ating kapaligiran. Titingnan ko kung makakasagot ulit kayo kung anong nakikita ninyo sa larawan. Nakikita nyo ba ito, mga bata? Ano ang masasabi nyo? Ikaw, Teacher Jolly. Teacher Christy, nakikita ko sa larawan
ang ilog na madumi. May nagsusunog ng plastik. May nagpuputol ng mga puno. At may tumatagas na langis sa dagat. Tama! Diba tama ang sabi ni Teacher Jolly, mga bata? Ito ay mga paraan o mga gawain ng mga tao na hindi dapat tularan kagaya nyo ng mga bata. Ngayon, pag-aaralan natin ano ba ang mga di matalinong pamamaraan ng pangangasiwa ng mga likas na yaman kagaya ng nakikita ninyo sa larawan. Isa-isahin natin, mga bata. Alam nyo ba, may mga gawain ring lubhang nakakasira ng mga ng ating kapaligiran gaya ng mga sumusunod. Pagsusunog ng mga plastik. Alam nyo ba, mga bata? Ang pagsusunog ng mga plastik, nakakasira ito sa ating ozone layer. Diba, nararanasan na natin ngayon ang sobrang init ng sikat ng araw. Isa ito sa mga dahilan. Ano pa ang mga susunod na di dapat gawin? Ang pagtatapon ng mga basura sa ilog at dagat. Alam ba ninyo kung anong magiging epekto nito sa atin? Nalalason ang mga isda at ang ating mga yamang tubig, mga yamang dagat. Isang epekto nito ay ang pagkakaroon ng red tide, di ba? Kapag mayroong red tide, bawal tayong kumain ng mga gaya ng isda, gaya ng mga seafoods. Bawal dahil sa red tide. At ang pangatlo, ang paggamit ng sobrang kimikal sa pananim at lupa. Teacher Jolly, hindi rin pala dapat na masubrahan ang paggamit ng mga kimikal sa mga pananim at lupa dahil hindi rin ito maganda para sa kalikasan. Tama, Teacher Christy. At ano pa ang iba pang dapat tandaan natin, Teacher Jolly, para pangalagaan ang ating likas na yaman na hindi dapat nating gawin? Mga bata, bukod sa mga nabanggit ni Teacher Christy, mayroon pa mga di matalinong pamaraan ng pangangasiwa ng mga likas na yaman. Tulad ng pagpapatayo ng mga pabrika, gusali o puok alagaan malapit sa mga ilog o dagat. So, Teacher Christy, bawal. Yes, bawal talaga. Sunod, ang pagpuputol ng mga puno sa kagubatan. At paggamit ng mga dinamita sa pangingisda. At ang pagdagas ng langis sa dagat. Mga bata, lahat ng mga nabanggit ay mga halimbawa na mga di dapat gawin sa ating kapaligiran. Naintindihan ba ninyo? Yes, dapat talagang tandaan ninyo, mga bata, ang aming mga sinabi sa inyo na ating leksyon ngayong hapon kung paano natin pangalagaan ang ating likas na yaman. At alam nyo ba, mga bata at Teacher Jolly, may mga ilang lugar dito sa Pilipinas na pinangangalagaan nila ang kanilang likas na yaman. Isa na dito ang Palawan. Ang Palawan ay isa sa itinuturing na magandang destinasyon dito sa ating bansa. Alam mo ba, Teacher Jolly, na maraming mga dayuhan ang gustong-gustong puntahan ang Palawan dahil sa kakaibang ganda nito? Ano kaya ang dapat nating gawin upang mapanatili ang kagandahan ng lugar na ito? Halina, mga bata, at tatalakayin natin ito. Kaugnayan ng matalinong pangangasiwa ng mga likas na yaman sa pagunlad ng bansa. Maraming mga lugar, lungsod at lalawigan sa ating bansa ang maunlad dahil sa matalino at wastong pangangasiwa ng kanilang likas na yaman. Isa na rito ang
Palawan, na kilala sa tampok sa magagandang lugar, masaganang dagat at gubat, at malinis na mga kapaligiran. Sa pagtuloy na pag-unlad ng kanilang lugar, hindi nila hinahayaang masira ang kanilang kabundukan at mga yamang tubig na dinadarayo pa ng mga turista. Kaya Teacher Christy, gustong-gusto ko talagang pumunta ng Palawan. Pagkatapos nito, pupunta tayo, Teacher Jolly. Sige, Teacher Christy. At mga bata, makikita din natin sa larawan ang masarap na prutas na kung tawagin natin ay durian. Ang prutas na ito ay may mabahong amoy, ngunit ito ay masarap kainin. Maraming benepisyo ang pagkain ng durian. Isa na rito ay ang pagpababa ng blood sugar, cancer risk, at nagpe-prevent ng heart disease, Teacher Christy. Ang galing naman ng utas na durian na ito, pero hindi talaga ako kumakain ng durian, Teacher Jolly. Ayaw ko ng amoy. At bukod sa mga nabanggit ni Teacher Jolly, may isa pang maunlad at masaganang lungsod, ang Davao. Ang lugar na ito, pinagkukunan ng maraming prutas at iba pang produkto na ipinagbibili sa loob at labas ng bansa. Dahil na rin sa maingat na pangangasiwa ng yaman nito, kaya mas dumarami pa ang nagnanais na magnegosyo o mag-invest dito. Kaya pala, Teacher Jolly, napakaunlad ng Davao. At bukod sa Davao, Teacher Christy, makikita din natin ang mga larawan ng Strawberry Farm at Sunken Cemetery na naka-flash sa ating Facebook Live. Diba, napakagandang tanawin ito sa Pilipinas? Wow, ang ganda tingnan, Teacher Jolly, diba? Dahil sa kaakibat ng pag-unlad ng mga lugar sa bansa, hindi nalilimutan ng Pilipinas na ingatan ang likas na yaman upang mapaunlad ang kalakalan at turismo. Kabilang sa mga puok na ito, ang lungsod ng Baguio, lungsod ng Tagaytay, lungsod ng Cebu at Isla ng Camiguin, sapagkat turismo ang pangunahing susi nila sa kanilang kaunlaran. Higit nilang binigyang pansin ang pangangalaga at pagpapanatili ng kalikasan ng kalinisan nito. Alam mo ba, Teacher Jolly at mga bata, na kapag masigla ang at turismo sa ating bansa, masigla din at maunlad ang ating ekonomiya. Malaki, Teacher Jolly, ang maitutulong ng turismo, nakapagdagdag ng trabaho at nakakadagdag ng kita sa pamilya. Ah, malaking tulong talaga, Teacher Christy. Yes, kailangan talaga nating iangat ang ating turismo. Bukod pa dyan, Teacher Jolly, kapag maraming turista ang pupunta sa ating bansa, sa Pilipinas, makikilala sa buong mundo ang ating mga produkto. Mga produktong gawang Pinoy. Tama ka, Teacher Christy. Ngayon mga bata, naintindihan ba ninyo ang ating tinalakay ngayong hapon? Naintindihan nila, Teacher Jolly, nakikinig sila ng mabuti. Dahil nakikinig kayo ng mabuti, mayroon tayong dapat gawin. Makinig at babasahin ko ang panuto. Isulat sa papel ang check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng kaisipan ukol sa matalinong paggamit ng mga likas na yaman at ekis kung hindi. Para sa unang bilang, Backyard Urban Gardening. Backyard Urban Gardening.
Ang tamang sagot ay... Check, Teacher Christy! Tama ang sagot ni Eric, Teacher Jolly. Tama din ang sagot ni Richard. Saka si Harlan, tama din daw yung sagot niya. Wow! Sunod sa pangalawang bilang. Pagsusunog ng mga basura. Pagsusunog ng mga basura. Ang tamang sagot dyan ay ekis. Dahil ito ay nagpapakita ng di matalinong paggamit ng mga likas na yaman. At ang nakakuha ng tamang sagot, Teacher Christy, ay sina Denda, Sela, Mary Ann, Rosalie, at Rosemary. Wow, Teacher Jolly, puro lahat sila taga Sumag Elementary School. Tama yan, Teacher Christy. At sa pangatlong bilang, paghahagis ng basura sa ilog. Paghahagis ng basura sa ilog. Ang tamang sagot dyan ay ekis, Teacher Christy. At lahat sila ay nakakuha ng tamang sagot. Ang galing-galing naman! Palakpakan natin sila! Sa pang-apat na bilang, muling pagtatanim ng mga puno sa kagubatan. Muling pagtatanim ng mga puno sa kagubatan. At ang tamang sagot dyan ay check. At ang nakakuha ng tamang sagot ay sina Gemrose, Kylie, Justin, Venice at Aliyah ng Sumag Elementary School, Teacher Christy. Ang galing-galing talaga ng mga estudyante ng Sumag Elementary School. Nakikinig talaga sila ng mabuti sa atin, Teacher Jolly. At ngayon, mga bata, para naman sa ating pangalawang gawain, ihanda muli ang inyong papel at ballpen. At para sa ating mga nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live, maaari kayong mag-type ng inyong sagot sa ating comment section. Mga bata, makinig ng mabuti at babasahin ko sa inyo ang ating panuto. Isulat sa papel ang tama kung ikaw ay sang-ayon at mali kung hindi ka sang-ayon. Uulitin ko, isulat sa papel ang tama kung ang sagot ikaw ay sang-ayon at mali kung hindi ka sang-ayon. At sa ating unang bilang, ang paggawa ng mga kapaki-pakinabang na gamit mula sa mga patapong bagay ay nakatutulong sa pangangasiwa ng likas na yaman. Uulitin ko, ang paggawa ng mga kapaki-pakinabang na gamit mula sa mga patapong bagay ay nakatutulong sa pangangasiwa ng likas na yaman. Ang tamang sagot ay tama. Tama ka din, Jolly Ann. Tama ang iyong sagot. At sa ating pangalawang bilang, ang matalinong paraan ng pangangasiwa ng likas na yaman ay makatutulong sa pagunlad ng bansa. Ang matalinong paraan ng pangangasiwa ng likas na yaman ay nakatutulong sa pagunlad ng bansa. Ang tamang sagot ay tama. Sino ang nakakuha ng tamang sagot? Lahat sila, Teacher Christy. Wow, very good! Lahat kayo ay tama ang inyong sagot. Para sa pangatlong bilang, hindi mauubos ang mga likas na yaman kahit hindi ito alagaan. Hindi mauubos ang mga likas na yaman kahit hindi ito alagaan. Ang tamang sagot dyan ay mali. Dahil ang ating likas na yaman ay
pwedeng maubos, kaya dapat natin itong alagaan. At ang nakakuha ng tamang sagot ay sina Melanie, Ruby, Centros, Josephine, at Gian, Teacher Christy. At sa ating pang-apat na bilang, maraming lalawigan at lungsod sa bansa ang maunlad dahil sa pangangalaga nila sa kanilang likas na yaman. Maraming lalawigan at lungsod sa bansa ang maunlad dahil sa pangangalaga nila sa kanilang likas na yaman. At ang tamang sagot ay tama. At tama ang sagot ni Joaquim, ni Alemra, ni Carla, ni Christian, at ni Rika. At sa panglimang bilang, pagputol ng mga puno para tayuan ng malalaking gusali. Pagputol ng mga puno para tayuan ng mga gusali. Ang tamang sagot ay mali. At ang nakakuha ng tamang sagot ay sina Albert, Clea, Chad, at Daniela. Very good, mga bata! Kaya mga bata, huwag na huwag ninyong makakalimutan at palagi ninyong tandaan ang mga sumusunod. Ang pangangasiwa sa likas na yaman ng ating bansa ay nangangailangan ng matalinong pamamaraan. Ang matalinong pangangasiwa sa likas na yaman ay makakatulong upang higit na mapanatili at mapakinabangan ang mga ito ng susunod pang henerasyon. Ang likas na yaman ay isang mahalagang salik na nakaapekto sa pag-unlad ng bansa. At malaki ang kaugnayan ng wasto at matalinong paggamit ng mga likas na yaman sa kaunlaran ng bansa. Naintindihan ba ninyo mga bata ang ating naging leksyon sa hapong ito? Sana huwag na huwag ninyong makakalimutan at lagi ninyong tandaan na kailangan nating pangalagaan ang ating likas na yaman. At ngayon naman, Teacher Christy at mga bata, mayroon naman tayong gagawin. Ihanda ulit ang inyong ballpen at papel. At sa mga nanonood sa ating Facebook Live, maaari kayong sumagot sa ating comment section. Mga bata, makinig sa ating panuto. Isulat sa wastong basurahan ang mga basurang nakasulat sa loob ng kahon. Isulat sa wastong basurahan ang mga basurang nakasulat sa loob ng kahon. Ang mapapagpipili ang sagot sa loob ng kahon ay balat ng saging, plastic bottle, tuyong dahon, balat ng prutas, lata, styro box, plastic cups, buto ng prutas, at papel. At ilalagay yan sa wastong basurahan. Mga bata, para sa mga nabubulok, ang tamang sagot ay balat ng saging, tuyong dahon, balat ng prutas, at papel. Dapat ilagay yan sa nabubulok na basurahan. At para naman sa di nabubulok ay buto ng prutas, Teacher Christy. At para sa recyclable, plastic bottle, lata, styro box, at plastic cups. Dahil yan ay mga bagay na maaari pa nating magamit. Tama, Teacher Jolly. Mga bata,
Tama kaya ang inyong sagot? Tingnan natin ang sagot nila, Teacher Jolly. Lahat yata sila ay nakakuha ng tamang sagot? Ah, hindi. Si Dloella, meron siyang dalawang mali daw, Teacher Jolly. Hindi nila na perfect. Okay lang yan, Teacher Christy, dahil may susunod pa tayong gawain. Ano ang susunod nating gagawin, Teacher Christy? Mga bata, para naman sa susunod nating gawain, makinig sa panuto na aking babasahin. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ito sa sagutang papel. Uulitin ko, piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ito sa sagutang papel. At para sa ating unang tanong, sa inyong paaralan ay nakita mong pinaglalaruan ng mga bata ang tubig sa gripo. Ano ang gagawin mo? A. Sumama ka sa kanilang paglalaro para maging masaya. B. Sigawan mo sila at isara ang gripo dahil nakakaistorbo. Or letter C. Sawayin mo sila at ipaliwanag ang kahalagahan ng tubig. At letter D. Hayaan na lang silang maglaro ng tubig sa gripo buong araw. Uulitin ko, sa inyong paaralan ay nakita mong pinaglalaruan ng mga bata ang tubig sa gripo. Ano ang gagawin mo? A. Sumama ka sa kanilang paglalaro para maging masaya. B. Sigawan mo sila at isara ang gripo dahil nakakaistorbo. Letter C. Sawayin mo sila at ipaliwanag ang kahalagahan ng tubig. At titik B. Hayaan na lang silang maglaro ng tubig sa gripo buong araw. At ang tamang sagot ay titik C. At nakuha ito ni Nina, Tashi, Mary Ann, Luella ulit, at Dali. Magaling! Tama ang inyong sagot. Para sa pangalawang bilang, nakita mong ginupit-gupit ng iyong kaklase ang mga dahon ng halaman sa harap ng inyong silid-aralan. Ano ang tama mong gagawin? A. Papagalitan mo siya. B. Isusumbong mo sa iyong tatay. C. Hahayaan mo na lang siya sa kanyang ginagawa. O titik D. Pagsabihan mo siya na hindi tama ang kanyang ginagawa. Uulitin ko, nakita mong ginugupit-gupit ng iyong kaklase ang mga dahon ng halaman sa harap ng inyong silid-aralan. Ano ang tama mong gagawin? A. Papagalitan mo siya. B. Isusumbong mo sa iyong tatay. C. Hayaan mo na lang siya sa kanyang ginagawa. O D. Pagsabihan mo siya na hindi tama ang kanyang ginagawa. Ang tamang sagot ay titik D. At lahat sila ay nakakuha ng tamang sagot, Teacher Christy. At para sa ating pangatlong tanong, ang gubat ay nagsisilbing tahanan na mga ibon at mga mababangis na hayop. Paano tayong mga tao makatutulong sa pagpapanatili ng kagubatan? A. Magsiga sa loob ng gubat at iwanan pagkatapos. B. Gawing panggatong ang mga maliliit na kahoy. C. Iwasang magputol ng mga puliliit na puno. Or letter D. Magtayo ng tirahan ang mga tao sa gubat. Uulitin ko, mga bata, ang gubat ay nagsisilbing tahanan ng mga ibon at mga mababangis na hayop. Paano tayong mga tao makatutulong sa pagpapanatili ng kagubatan? A. Magsiga sa loob ng gubat
at iwanan pagkatapos. B. Gawing panggatong ang mga maliliit na kahoy. Letter C. Iwasang magputol ng mga maliliit na puno. At letter D. Magtayo ng tirahan ang mga tao sa gubat. Ang tamang sagot ay titik C. Iwasang magputol ng mga maliliit na puno. Tama ba ang sagot ninyo lahat? Tama, Teacher Jolly. Para sa pang-apat na bilang, ang likas na yaman ng bansa ay mahalaga dahil karamihan sa mga tao ay dito kumukuha ng kanilang kabuhayan. Ito ay may hangganan at nauubos. Ano ang kailangan gawin ng mga tao? A. Huwag itong gamitin. B. Hayaan na lang na maubos ito. C. Pangalagaan at gamitin ng maayos. O titik D. Gamitin ng gamitin upang maubos agad. Uulitin ko. Ang likas na yaman ng bansa ay mahalaga dahil karamihan sa mga tao ay dito kumukuha ng kanilang kabuhayan. Ito ay may hangganan at nauubos. Ano ang kailangan gawin ng mga tao? A. Huwag itong gamitin. B. Hayaan na lang na maubos ito. C. Pangalagaan at gamitin ng maayos. O titik D, gamitin ng gamitin upang maubos agad. At ang nakakuha ng tamang sagot ay sina Josephine, Leza, Denda, Sela, Dali, at Mary Ann. At para sa ating panghuling tanong, bilang isang mag-aaral sa ika-apat na baitang, paano mo mapapahalagahan ang paggamit ng likas na yaman? Bilang isang mag-aaral sa ika-apat na baitang, paano mo mapapahalagahan ang paggamit ng likas na yaman? A. Magtipid sa paggamit ng tubig. B. Pitasin ang mga bulaklak sa hardin. C. Panuorin ang mga magsasaka sa kanilang gawain. At titik D, mag-alaga ng hayop tulad ng baboy malapit sa tabing ilog. At ang tamang sagot ay titik A, magtipid sa paggamit ng tubig. Ang galing nila, Teacher Christy! Dahil lahat sila ay nakakuha ng tamang sagot. At ngayon naman mga bata, para naman sa refleksyon natin ngayong hapon, makinig sa panuto. Isulat sa papel ang mga dapat gawin sa mga nabubulok, di nabubulok at recyclable na gamit na makikita mo sa paligid ng inyong bahay. Uulitin ko, isulat sa papel ang mga dapat gawin sa mga nabubulok, di nabubulok at recyclable na gamit na makikita mo sa paligid ng inyong bahay. At ito ay magiging takdang aralin ninyo sa hapong ito. Mga bata, para naman sa ating trivia sa hapong ito, alam nyo ba, ang ating trivia ay may kinalaman sa ating aralin ngayong hapon? Upang maibsan ang pagdami ng basura sa kapaligiran, ang siyudad ng San Carlos ay nagtatag ng isang proyekto upang labanan ang pagdami ng mga basura. Kaya, makinig kayo at aalamin natin kung paano naging matagumpay ang kanilang mga hangarin. Handa na ba kayo mga batang makinig? Ang ating trivia ay tungkol
sa Eco Center Dumpside sa sudad ng San Carlos. Teacher Christy, itinayo ang Eco Center Dumpside bilang bahagi sa programa ng lokal na pamahalaan ng San Carlos.